Guys, dito na si Spidey. So, interview portion na to. So, interview natin si Spidey. 40, sakto lang. Naging 40 lang ako nung naging dolphin trainer ako. More on swimming. Tapos, every Friday or once a week, nagja-jogging ako. As a trainer, paano ka nagsimula? As a trainer, nag-start ako mag-work sa Ocean Adventure. 2011. Pero sa food and beverage pa ako nun. So, kada day off ko, nag-volunteer ako sa mga dolphin trainer. Di ako, parang di na rin ako nag-day off. Doon ako maghapon. Pasok ako ng 5. Tapos, uwi ako ng 6. 6:45. Dedicated, no? Hanggang sa kinuha na nila ako. Yun. Yung nag-start yung mga rito sa animal training. Okay. Sinong unang dolphin na nahawakan mo? Animal na nahawakan mo? Ano pangalan? Nag-volunteer ako. Si Kira. Kira? Ano siya? Bottle nose? Bottle nose. Tapos, ano yung experience mo doon? Bait naman. Oo. Ito siya sa mga special dolphin. Una ko na-train na dolphin kasi bagong behavior. Si Sam. Si Sam. Spotted dolphin siya. Nagra-rocket ride ka, di ba? Nakapag-rocket ride ako nung gamit na akong resign. Kasi may lula ako eh. Takot ako sa mataas. May phobia siya sa heights. Spiderman siya pero phobia siya sa heights. Nagagawa ko lang dati eh. Stunt ride. Ano yan? Paano yan? Parang rocket ride din siya. Pero mababa lang. Ang rocket ride kasi is dive galing sa taas. Yun is parang tatalong ka lang. Tapos gagawa ka ng kung ano yung gusto mong pose sa taas. Mataas pa rin siya. Sa rocket ride din talaga. Parehas lang. Yung rocket ride is the dive ka. Una ulo. Yung stand dive is yung mga. Okay. Hirap akong mag-dive nun. Nagawa ko rin siya bago ako nag-design. Mga kasama mo doon, sila Pao. Si Pao. Sila Jay. Si Kare. Si Kare. Si Kate. Okay. Masaya doon. Nag-work ka. Para ka nagpapakasyon na araw-araw. Sabi nga nila. Experience mo dito sa Dubai Safari. Okay naman. Okay naman. Masaya rin naman. Masaya dito. Ayoko lang talaga yun. Nagsimula yung pagkahilig ko sa Spiderman nung bata pa ako. Pero not that. Yung katulad ngayon na gusto ko siya. Nung bago ako magpunta ng Dubai, nakita ko yung RPC Studio. Doon ko nabili yung suit ko. So, nagplan ako na bumili noon. Pero biglang nagkaroon ng work sa Dubai. So, dito ko na siya nabili. So, kaya ko rin to binili para may gusto kong gawin na kumbaga pupunta ako sa mga orphanage, sa mga hospital ng mga bata na mahilig din sa mga superhero. So, gusto kong mapasaya sila ba? Kasi iba yung ano eh, habang bata ka na, iba yung saya nung bata. Na pag nakita nila yung favorite superhero nila, parang matatanim yun sa isip nila hanggang sa lumaki sila. So, ginawa ko inspiration si Spider-Man. Naglagay ako ng wallpaper sa phone ko. Para tuwing nakikita ko yun, kailangan ko mag-workout. Kailangan ko ng mag-instrict sa diet ko. Mga ganun. Paul, any memorable stories sa abang naka-Spiderman suit ka? Memorable stories, marami. Una, yung unang suit ko nito sa mall dito sa Dubai. Nung nanood ako ng Spiderman, grabe, halos pati yung mga kasama ko, hirap din dahil ang daming lumalapit sa akin ng mga bata, mga parents na gusto magpa-picture yung anak nila. Pero nakakatawa kasi nakikita mo yung ngiti dun sa mukha ng mga bata. Tapos syempre, memorable yun, nanood ako ng Spider-Man. Dream come true, na manood ako nun na nakasuit. Ang hirap lang kumain. Kasi, ay, so nakasuit ka na pumunta doon or nagpalit ka na doon? Nagpalit ako mismo doon sa ano nila, sa toilet, sa washroom. Sa washroom. Doon. Tapos pinagpaalam muna namin sa security yung kung pwede. So pumayag, then naglakad ako, ang layo noon, papunta doon sa cinema. Sa cinema? So tinginan lahat ng tao? Oo, tinginan.
Dalawang beses kong ginawa yun. Ano ba yung isang palabas? Marble din yata. Tapos, nagsuot din ako nun. Ganun din nangyari. Dumog ng tao, pa-picture. Pero masaya. Tapos, sa bawat puntang lugar, suot-suot ko rin to. Sa Georgia, dito sa iba't ibang part ng Dubai. Ayun. Kahit saan ako magpunta, sa Pinas, nung umuwi ako. Ang cheeks! Wala ba nangahawak na pet mo dyan? Meron din, nangyayakap, ganun. Pero okay lang. Paul, until when? Hanggang pagtanda mo na yan? Siguro. Yeah. Kasi, syempre, gusto mo maging fit habang maganda yung katawan mo, habang okay, okay sa suit. Why not? Diba? Hanggang sa may bata, makapagpasaya ka. Nag-start up magpaanda eh. First year high school eh. Kinutugtugtog namin ng mga kapanda ko, mga eraser heads, Wolfgang. Metal na. Nakikinig na ako ng Slayer. Pero yung Pantera. Hindi ko pa siya gano'ng trip nun kasi itsura ng gitarista na dahil doon ay mga adik eh. Nakakulit pa yung palmas. Kasi nagusto ako siya ng ano ako. Third year high school. Sa pamilya niyo ba, ikaw lang yung rockista o may musician sa pamilya? Si Airpats. Si Airpats mo. Ano siya? Sa kanya ko narinig yung mga Led Zeppelin. Rockista siya. Old school na rockista. Mga The Doors yan. Taba ka na yung mga nagtatrabaho sa bass, ganyan talaga din eh. Tapos marunong din siya mag-gitara. Tapos binili niya ako ng gitara, 12 years old ako. So, yun ako nag-start. Meron kaming kapitbahay nun na matanda na musician din. Pero, tatay na. Yun yung nagturo sa akin, basic chords. Makailan tao ka lang? 12. Pinupunta ka nila rin ko kapag di ko magpatunog yung chords. Tapos yun, load na lang. Gusto mo ka nag-gitara. First band mo? First band? In official na yun. Okay. Talagang banda. May naging banda ako. Hindi nakikisali lang sa ko. First record 52. Death metal yun. College ako. College yun. Then year 2001, yung Power Tools. Power Tools. Until now, Power Tools. Wala na kami. Wala na. May bagong banda kami. Ng reunion. Noong July kaso hindi natuloy dahil sa weather condition doon. May typhoon. Ngayon, may banda ako dito sa Dubai. Yun yung Diluvio. Death metal band siya. Pinoy. Okay. O yun, yun yung... Kaya nalilibang ako ngayon. Yung second love. Mawala yung stress mo dahil doon. Anong pinaka-main love mo yun ngayon? Ha? Rock? Oo, metal. Anong feeling na nasa stage? Nung una? Tanong chicks. So nung una, akala mo... Nakaharap ka na sa tao, yung pala hindi. Nakatalikod ka dahil nahihiya ka. Pero eventually, pag tumagal ng tumagal, oo, hanggang sa, yun, feeling mo rockstar ka na. So, hindi lang siya si Spidey. Pero nakikinig din ako ng mga iba-ibang music. Lady Gaga. City. Eh, city pag broken hearted na yan. Hindi naman, papatulog. Abundance. Photography, paano ka napasok sa photography? Photography, nag-start ako noong, alam ko, grade 6 o first year high school. Meron kaming, anong Kodak na camera? Binibilan ng film. So, mag-iipon ako noong baan ko sa school. Bibili ako ng mga film. Tapos yung mga film na yun, gagamitin ko. Pero hindi ko naman napapadevelop. Iniipon mo lang? Iniipon ko. Walang pera eh, syempre. Meron pa yung mga kuha mo nun? Wala na. Meron akong website. May mga kuha ko sa Nokia E63. Oh, yun kaya. Mukha ngayon na. So, mas nakuha mo ngayon yung photography mo ngayon. Dito. Sa Dubai ka lang kasi may pambili ka na lang pa equipment. Tsaka, yun din magiging libangan mo eh. Wala kang gagawin dito afterward. Kasi mag-isip ka na mag-isip ng kung ano-ano. Yun na lang. Tapos maganda pa yung lugar.
gawin yung inspirasyon para maging fit kayo. Syempre, mas maganda yung fit yung katawan para maganda naman tingnan, di ba? Sa RPC Studio kayo pumili. So, check nyo sa Instagram. May kamahalan pero solid yung suit. Oo, mukha. Habang tumutugtog kayo, ano, bigyan nyo rin ng puso. Hindi yung tumugtog lang as masabi lang na tumutugtog. Kung ano yung gusto nyo, kung ano mang klase ng music, ano man yan, rap, hip-hop, metal, huwag nyong pakinggan yung ibang tao. As long na mas masaya kayo sa ginagawa nyo, sa tinutugtog nyo, go for it. Iba pa rin yung kasama mo yung family mo, yung mga kaibigan mo. Pero syempre, kailangan mo magtrabaho para sa kanila. So, mahirap yung malayo eh. Mentally, torture. Lalo pag na-homesick ka. So, ayun, kailangan lang talaga magtiis. Yung mga tao na nagme-message na kumusta pero kasunod, pautang, pag hindi mo nasabi na o nasabi mong wala kang pera, eh sa totoo naman, mahirap naman talaga buhay dito, di ba? Nakakala nila mayaman ka, eh nagagalit pa. So, mas maganda, try nyo rin mag-abroad. Try nyo magtrabaho para maranasan nyo yung experience dito. Hindi yung akala nyo is nandito kayo, mayaman ka na. Nakakabili kami ng gusto namin, oo, dahil pinaghirapan namin yun. Pinangarap namin yun dati pa. Message ko sa anak ko, if ever gusto niyang, kung ano man yung gusto niya sa paglaki niya, bigyan niya ng, ano, ng puso. Para kapag nagawa niya, alam mo yun, yung all out. Oo. Fascination mo sa Vikings, kailan nagsimula? Hindi nanonood eh, nakikita ko siya dati. Gusto mo na siya? Hindi, hindi ko siya pinapansin. Yung sa history sa iyo. Kasi siyempre, parang buhay. Dito na ako sa Dubai, wala akong mapanood. Meron akong kaibigan dati. Sabi niya, maganda. Try mo to, maganda to. Tapos, oo, alam ko yan, pero sige. So, nung nabigay niya sa akin, hindi ko muna pinanood kasi piling ko boring. Nung wala na talaga ako mapanood, pinanood ko. Then, naging obsessed ka na. Ganda. Story. Ikat mo na lang yung ganito ah, kasi ang hirap mag-isip. Sa pag-